Titayo na po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa bigilahan ng nasa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lala. At sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog na sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog na sa atin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 20 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga leader sa Israel. At sila ay nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon
nang sila ay mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ng Panginoon. At makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya ay sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel naman ay lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ang poon ay dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig. Utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya ay ating Panginoon. Siya ay ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid,
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa buhay natin, mga kapatid, lahat po tayo may mga pinahalagahan. Kapag tinanong ko kayo sa mga oras na ito, ano ang ipinahalagahan mo sa iyong buhay? Marahil marami kayong masasabi. Sasabihin mo, Father, ang mahalaga sa akin, pamilya ko. Ang mahalaga sa akin, ang asawa ko. Pero meron din magsasabi, Father, ang mahalaga sa akin, magkapera. Ang mahalaga sa akin, magkaroon ng maraming yaman. May iba't iba tayong pinahahalagahan. At itong pinahahalagahan natin, marahil ito yung isang bagay na hindi natin mabitaw-bitawan. Ito ho yung tipo ng lahat gagawin natin, makamit lang natin, maprotektahan lang natin itong mga bagay na pinahahalagahan natin. Bakit ho sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa tanghaling ito? Dahil napakinggan ho natin ang talinghaga patungkol sa pagtagpo sa mahalagang kayamanan at pagtagpo sa mahalagang perlas. At ano po ang ginawa ng mga nakatagpo doon sa kayamanan at perlas? Iniwan ang lahat, ibinenta ang lahat ng kanilang ari-arian, mabili lamang yung bukirin, mabili lamang yung perlas. Dahil natagpuan nila yung isang bagay na pinakamahalaga sa kanila. Sa madaling salita, mga kapatid, kapag natagpuan natin ang mahalaga sa buhay, kaya natin bitawan ng lahat, makamit lamang, makuha lamang yung mahalaga sa buhay natin. Pero ang tanong, ano nga ba ang mahalaga sa Diyos? Huwag lang muna nating tingnan yung ating sarili. Magandang pagnilayan, ano ba yung mahalaga sa mahal na pong Jesus Nazareno? Tandaan natin, mga kapatid, isa siyang Diyos, isa siyang makapangyarihan. At kapag ikaw ay Diyos, kaya mong gawin ang lahat, kaya mong makuha ang lahat. Pero ano ang ginawa ng Diyos? Ipinagkaloob ang kanyang nag-iisang anak. At yung kanyang nag-iisang anak, ano ang isinakripisyo? Nagpakasakit, namatay sa krus. At para kanino ang lahat ng ito? Para sa sanlibutan. Para sa ating lahat. Dahil sa mata ng Diyos, tayo ay mahalaga. At kung tayo ay mahalaga sa Diyos, alam natin na yung kahalagahan na yon nagmumula sa kanyang pag-ibig para sa atin. Kaya nga, mga kapatid, ganoon tayo kahalaga sa Diyos. Ganoon tayo kahalaga sa mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil kaya niyang hubarin ang kanyang pagka-Diyos para lamang iparamdam sa atin ang kahalagahan natin at yung kanyang pagmamahal para sa atin. Kaya, mga kapatid, kung merong isang bagay akong gusto kong maalala po ninyo sa tanghaling ito, ito po yun. Sa mata ng mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ay mahalaga. Ikaw ay importante dahil ikaw ay mahal ng Diyos. Kaya nga, kung sa pakiramdam mo, walang nagbibigay ng importansya sa iyo,
kung sa pakiramdam mo walang nagbibigay ng halaga sa'yo, nagkakamali ka. Dahil ang bawat isa sa atin, sa mata ng mahal na pong Jesus Nazareno, mahalaga. Kaya nga mga kapatid, kung ganun na lamang ang pagtingin sa atin ng Diyos, tinuturing din ba nating mahalaga ang Diyos sa buhay natin? Kaya din ba nating bitawan ang iba't ibang makamundong bagay? Kaya ba nating iwanan ang iba't ibang kayamanang ipinagkakaloob ng mundo para lamang matagpuan ng Diyos sa buhay natin? Mga kapatid, kung nahihirapan tayo, lagi nating tatandaan ginawa kung ano ang ginawa ng Diyos at ipinaramdam sa atin ng Diyos. Nawa, ganun din tayo sa Diyos. Dahil ang kayamanan natin, ang mahalaga sa atin, ay hindi lamang kung ano ang ipinagkakaloob ng mundo. Dahil ang dapat mahalaga sa buhay ng isang mananampalataya, walang iba kundi ang Diyos. Ang isang mahalaga sa buhay ng isang deboto, walang iba kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapahalaanan tayo lahat na pagdating sa mata ng Panginoong Jesus Nazareno, ikaw ay mahalaga. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, iniwan ng lahat para iparamdam ang kanyang pagmamahal sa atin. Nawa, tayong mga deboto, tayong mga sumusunod sa Diyos, pahalagahan din natin siya. Iwanan natin ng lahat upang matagpuan natin ang ating tunay na kayamanan. Iwanan natin ng lahat upang matagpuan natin ang mahalagang perlas. At sino ito? Walang iba kundi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pakinggan natin ang paanyaya ng Diyos na humingi tayo sa Kanya ng mga bagay na tunay na mahalaga. Ang ating panalangin, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang Santo Papa at mga obispo, naway magabayan at maliwanagan ng karunungan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Atin nawang gamitin ng mahusay ang mga mahahalagang bagay para sa ating ikabubuti at huwag tayong maging mga alipin ng kasakiman at pagkamakasarili. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga naghahanap sa katotohanan, nawa ay higit na lumalim araw-araw ang kanilang pagpapahalaga sa pananampalataya kay Kristo bilang perlas na walang katumbas. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga nag-aaruga sa kanila, naway mabiyayaan sa kanilang mga pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga namatay na sa buhay na ito, naway mamahinga sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo.
Panginoon, ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Diyos Ama sa langit, bukal ng lahat ng kabutihan sa buhay, tulungan mo kaming gamitin ng wasto ang iyong mga biyaya at magbunyi kami sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na August 3, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na paikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pagunlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Mas tapat Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nazareno.